bang height mo? 5'10". 5'10"? Joke lang. Parang hindi ka naniwala, atin eh. Are you always the one to break up with a girl? Sa lahat. Ikaw. Yes, ako. Okay, ito yung tanong ko. Nakipag-break ka na ba ng may reserve? Yan tayo dyan. Sa tingin mo ba, malapit na kayo maging Instagram official? Yes! People, welcome back to my channel. We are now at the Enderun Coworking Estancia. And yes, we're going to do another lie detector challenge. And in today's episode, we will be joined by one of the most talented actors in GMA. Yes, he is a kapuso. He is also an endorser. And he is playing as Steve Armstrong in the latest adaptation of Voltes 5, The Legacy. Please welcome please welcome Miguel Tanfelix. Magandang welcome araw. To my magandang channel! Araw. Thank you for doing this. Thank you for inviting me. Alam ko, matagal ka na namin tinatanong tungkol dito, pero nakapag-polygraph test ka na ba? Ever in your Hindi life? Hindi pa. First time. Nilalamig ako. Pero parang ano siya, kalmada siyang tipo ng tao. Medyo. Ikaw ba yung tipo na ano, madali ka bang kinakabahan? O are you the type who is always calm and collected? Siguro magaling lang ako magdala. Magaling magtago. Magaling lang. Tingnan natin kung marami siyang tinatago. Okay. Totoo ba yan? Mamaya, baka yan nagsisinawal. By the way, kung mabuti pinaalala mo, I would like to thank iSpy detectives and investigators for conducting this test today. This is Bunso. This is Sir Bunso. They've been doing this for 20 years already and they're as legit as it gets. Okay. Thank you. Kaya lalo kong kinabahan dyan sila. Okay. So we start. Let's go. Okay, let's do it. Do you ever get nervous? When do you feel nervous? Kapag kaharap si ex? Hindi. Siguro pag late uuwi. Bakit? Sino ba kinauwian mo? Mommy. Si mommy. Si daddy. Kala ko. Hindi ah. I still live with my parents. Oh, that's really nice. You are 24 years 24. Old. Okay. Have you ever lied in your life? Of course. Lahat naman eh. Lahat naman tayo nagsisinungaling eh. Did you ever get in trouble because you lied? Hindi naman sobrang laki. Siguro white lies. Oh? Feeling ko, pag may kasalanan kasi ako, lagi kong inaamin naman. Ah, gusto ko yun. Nakita ko rin sa Boy Abunda, sa Fast Kailanganan. Talk. Oo nga. So you always hold yourself accountable. Yes. Galing naman yun. Tama. Magaling na bata. Okay, mag-start mo tayo sa mga warm-up questions. Okay. Is Miguel Torrejos Tanfelix your real name? No. Ano? Yeah. Saan yung Tanfelix? Yung lolo ko, taga Pandakan. Pero kasi parang hindi siya Filipino. Totoo. Ano, no? Totoo. Tanfelix. Para siyang Chinese na American, diba? Tan and Felix. At saka one word. One word. Galing, no? At least original, unique. Were you born on September 21, 1998? Yes. Are you nervous about the result of the polygraph test? No. Para exciting to. Ito ba yung mga pag-ano? Sasabihin mo agad kapag ganun ko eh. By the way, ganyan siya, poker face siya lagi. NR siya. So kung mapatawa mo siya, mabibilib ako sa'yo. Kasi we are on the quest to making him laugh or smile man lang. Huwag mo nang hanapan trained, ng reaction trained, yan. Trained, yeah, trained. Okay, let's talk about Voltes 5, The Legacy. Congratulations. Thank you, on the successful 2 weeks habang nag-shoot tayo. So your role is Steve Armstrong. Sa tingin mo ba, nabigyan mo ng justice yung role? Yes. Okay. Kailangan ko maging confident dahil binuhos ko yung lahat ng makakaya ko. And I have the right people na nakapaligid. Yes, kunyari, Direct Mark. Acting coach namin, Coach Jay, tapos yung cast namin, yung buong Voltes team, nandun sila to support me. So wala akong excuse para sabihin na hindi ko nagawa yung best ko. Pero ano ba yun? Kinabahan ka? Of course, big shoes to fill. Of course. Kita ko naman si Kuya Gopo kanina was raving about Voltes 5. Oo nga eh, natuwa nga po ako eh. So
grabe yung doubts ko rin sa sarili ko nung una. So nun lamang kung ako, iba yung tuwa ko talaga, Ate Bea. As in, sobrang grateful ko dahil naisip ko na ito yung pinakamalaki kong break sa buong career ko. Milestone, ano? Yes, yes. And you did it for 3 years. Mm-hmm. Wow, grabe yung 3 years. Sa story, sa show, meron kang dalawang brothers, mm-hmm. right? And in real life, you have one? I have one. Are you very close to your brother? Yes. Did you ever compete with your brother? Of course not. Really? Parang, oo. Kasi, two boys, di ba normally? Siguro nagko-compete kami sa computer games. Pag medyo natatalo. Meron na ba kayo nagustuhan na same girl? Ay, hindi pa. Wala. Talaga? Kasi seven... Hindi kasi si Dom tsaka yung brother niya meron before. Pero 7 years kasi yung gap namin. Ah, okay. Medyo malayo. Hindi, okay. Gets. You're older, right? Yes, oo. Ako po yung pangalan. So, are you a good kuya? Feeling ko. Yes. Yay! You won. So let's talk about Isabel. Okay. So this is the second show na nagsama kayong dalawa. Ah, yes. Mas madali ba makatrabaho ang isang tao that you have real feelings for? Yes. Yes. Talaga? Yes. Pero with reservations eh. Gusto kayo with reservations. Hmm. I mean, masaya ka trabaho na, alam mo yun, mahal mo yung ka-eksena mo. Pero at the same time, minsan nadadala ka, hindi pwedeng mag-away, hindi pwedeng, pag magkagalit kayo, minsan lumalabas pa rin yung kilig. Nag-away na ba kayo sa set? Oh, naman. Na-delay ba ang taping dahil nag-away kayo? Hindi. Very professional kami. So may mga times sa taping hindi kayo nagpapansinan dahil mag-away kayo? Ay, nagpapansinan kami kahit magka-away. Oh, how mature. Kasi, ilan taon na si Isabel? 24 na rin. Ah, so same. Yes. Kaya ano katagal na kayo? Magkakilala or ano? Ah, hindi ba kayo? Kasi doon sabi real feelings for it. Magkakilala. Siguro, nag-start yung Voltes 5, 3 years, pero nagkakilala kami 2 years before nag-start yung Voltes 5. So, 5 years siguro. Oh, wow! Ang tagal na. Maganda-gandang foundation. Maganda-ganda. Joke lang. Uy, baka magalit ka sa akin. Hindi. Hindi, eto. Balik naman tayo sa Voltes 5. So, usually daw, ikaw daw ang gumagawa ng mga stunts. Mm-hmm. Meron ka bang dream of becoming a real, like, full-blown action star? Yes, why not? Why not? Anong favorite mong action movie? Of course, Top Gun. Uh-huh. 1986, Tom Cruise. Oh my God, napanood mo ang Maverick recently? Yes, oh my God. Pinapanood ko siya sa buong pamilya ko. Kahit di nila napanood yung ang first. Ang ganda-ganda ng ang Maverick. Ang ganda, sobra. Tom Cruise or Brad Pitt fan? Tom Cruise kasi sa height. Ano bang height mo? 5'10". 5'10"? Joke lang. Parang hindi ka rin wala, Ate Bea. 5'10"? Hindi nga, ano nga? Ano, 5'10 ba ako? 5'10". Pangiti na siya. Ito. After nakita ko siya, sorry, nag-smirk siya. Ah, talaga? Sabi niya, nakamasa siya. Nag-smirk siya! Ito. 5'6.5"? Wow. Does it bother you? Do you ever want to become taller? Yes. So is it an insecurity? Mm-hmm. Talaga? One of my biggest insecurities. Certainly. Pero marami naman na hindi katangkaran, pero Coco Martin, mo naman. Tom Cruise. Yun nga eh, kaya ako sila idol. Actually, weird, you know what? Insecurity mo na feeling mo ano ka maliit ka for a guy. Mm. Ako insecurity ko that I'm too tall for a girl. So human nature, hindi tayo nagiging masaya kung anong biniyaya sa atin. Nga. Anong ideal height para for me, because I'm 5'8", I wish I could have been 5'6". Pwede sa akin lang 2 inches. Pwede rin. Okay, another question. Few months ago, nandun ka sa show ni Tito Boy na fast talk. Nag-viral ka tungkol sa mga ex-girlfriends mo, na fellow celebrities din. Yari tayo dyan. Mas preferred mo ba na mag-date ng artista? Yes. Why? Parang ito na yung naging mundo ko eh. Parang wala pa masyadong buhay outside showbiz. So, yung mga nakakasalamuha ko, sila yung
mas nakikilala ko. You started acting when you were? Five years old. 5 years old. Yes. So talagang batang-bata ka pa. Ano yung mga shows mo? Di ba nasa Mulawi? Mulawi. Nag-start ako sa Starstruck Kids. Oo. Yan. Did you find it hard to grow up in show business? Before, hindi. Pero looking back now, parang naisip ko na medyo marami-rami akong na-miss sa pagkabata. Do you resent that? No. No. Pero nagkaroon ka rin ng ano, yung normal childhood, like, nag-field trip ka ba? Nagkaroon naman Ate Bea, kasi dumaan ako sa ano eh, awkward stage, alam mo yun, yung parang... Ah, na walang masyadong gigs wala kasi ano... Kasi hindi nila alam kung bata ka ba or teenager yes, ka na. Yes. So doon, nag-focus ako sa pag-aaral. Nabibilib ako because you went to college. Yes. You went to college, you finished college. For 2 years, hindi ko natapos. But kaya, you can always go, but you're very young. Yun nga eh, yun. And... Andre, kanina, before we started this, he was sharing with me that he also wants to become a director. Mm-hmm. So, kung magiging director ka, anong klase mga pelikula ang ide-direct mo? Gusto ko ng mga psychological thrillers. May ligaw sa mami. Ano yung favorite mong psycho-thriller? Shutter Island. Oh! Leonardo. Sobrang galing niya doon. Oo nga eh. Oo nga. Shutter Island. Pagpapakasalan ako ni Leonardo anytime. He's like my... I have a biggest crush. Sige. Mo. Ako, ano, abay ako. Gusto ko magpa-picture sa kanya. Okay. Next question. Are you a playboy? No. Oh, confidence. You don't play with feelings, ha? Has somebody ever played with your feelings? Feeling ko wala rin. Have you ever been dumped? No. Confident to. I love it. Nainis ka ba when people call you a player? No. It doesn't bother you. Hindi, kasi ako... You know the truth. Parang kung alam ko sa sarili ko kung anong ginagawa ko, kung sino talaga ako, then why bother, diba? But, sa tingin mo ba, kaya mo nakukuha itong mga magagandang kababaihan, do you consider yourself handsome? Opo. Hello! Confident! Gwapo naman talaga. Do you consider yourself a fashionista? No. Fashionista ba ako? Hindi, do you have a knack for, ano, for fashion? Nagdadamit ako base sa mood ko eh. So parang hindi rin ako ganong nag-e-effort. Kasi di ba dun sa ano, sa Halloween party ng Sparkle, yes, ikaw si Edward Scissorhands. Edward Scissorhands. I love that look. Thank you. Super. Thank you. Nailed it. Okay. Thank you. Sometimes nag-research ako kung anong in ngayon dahil kailangan mag-innovate. Mm-hmm. Pero hindi siya yung main priority ko na kailangan maganda yung damit ko. As long as I'm comfortable, mas okay ako dun. Okay. Okay, let's move on to acting again and okay. Projects. Hypothetical question to. Kung may mag-offer sa'yo ng isang pelikula na yung role talagang gustong-gusto mo, but you would have to work with your ex, would you do it? No problem. Oh! Are you in good terms with all of your exes? Oh, okay. With all? No. Yes or no? No. Sino yung hindi? Feeling ko, kilala mo dati. Are you always the one to break up with a girl? Sa lahat. Ikaw. Yes, ako. Oh. Hindi, but you know, it takes a brave person to break somebody's heart. Akala nyo sometimes, ba? Pag hindi nag-work, nag-iintayan kayo. Parang akala nyo ba madali rin makipag-break? Mahirap din. Okay, ito yung tanong ko. Nakipag-break ka na ba? Ng may reserve? Wala. Ang nirerespeto ko naman sa'yo, at least hindi mo pinagsasabay. Nakikipag-break ka, di ba? Nakipag-plastikan ka na ba sa isang katrabaho? Yes. Talaga? Siguro, mali lang yung term na plastikan. Siguro, pakikisama. Kasi, civil lang eh. Ako kasi yung tao na ayokong may ka-bad blood sa set. Pero meron ka na bang role na ginawa, na pinagsisisihan mong ginawa mo? Yes. Ano? Bakit masama ba yun? Parang ayaw ko sagutin. Baka may magtampo. At wag, parang magdalaw po. Napagalitan ka na ba ng isang direktor? Na, like, namura, ganong levels? Namura, opo. Talaga? Sumama ang loob mo? Hindi rin. Kahit na minura ka? Kasi bata pa po ako naman.
Bata ka pa nung minura ka. Pero ang natatandaan ko, yun talaga yung attitude, yun yung talaga yung personality ng director na yun. Buti hindi ka na scar for life as a kid. How old were you? Siguro mga around 5 to 8. Pero ako, kung ngayon, kung saan ngayon ginawa yun, feeling ko sasama loob ko. I think we know better now. Mm. Na parang hindi porket ano ka, 'di ba? Kasi pa dati pa sinasabing ganun yung mga director or artista, eccentric kasi, artist kasi. Mm. Pero ngayon parang I think it's just an excuse for bad behavior. Mm. You can be artistic without having to treat other people badly. Totoo 'yan. 'Di ba? Totoo. May moment ba na nag-miss ka ng taping kasi nakipag-date ka? Ay, wala. I'm very professional. May moment ba na nag-cutting ka sa classes kasi lumabas ka with your friends or girlfriend? Yes. Pero ako kasi may bayad. Ay, wala. Ikaw ba, tumapatol ka sa mga bashers? Ay, hindi po. Never? Never. Talaga? Never. Do you get affected pag nakarinig ka o nakakabasa ka ng bad things about you or bad comments? Yes. What's the worst one so far? Parang sinasabi nila na hindi ko deserve yung Voltes 5. Voltes 5 or kung ano man yung binibigay sa akin ng GMA kasi very mediocre ako, ganyan. No, kulang ako sa height. Mas marami pang deserving na ano dyan, mas matatangkad, mas leading man material. Dami talagang perfect, no? So ginagamit mong fuel yun to be better and to minsan, show them that they're wrong. Minsan na parang hindi nyo mo kailangan maging matangkad. Baka Timothy Chalamet. Alam mo, noong unang-una kitang nakita, yun yung naalala ko. Para kasi Timothy Chalamet. Talaga. Idol ko rin yan. As in, naaalala ko, una tayo nakita sa AOS. AOS. Tapos nagpakilala ka sa akin. Ah, that's why he really made an impression. Sabi ko pa kay Judy, sabi mo naman kay Ate Bea, pakilala mo kay Ate ikaw Bea. Yung, ikaw lang yung nagpakilala with much confidence. Okay, in fairness. Sana magkatrabaho tayo. Do you want to work with me? Yes. Tapos bigla na gano'n, yari, tapos ang vlog. Do you think showbiz industry is toxic? Yes. It is. Bakit, sa tingin mo? Personal experience, yun na nga. Minsan, hindi mo maiwasang mag-merge yung personal and professional life. Talagang maghahalo at maghahalo siya at some point. Very private akong tao eh. Parang ang akin ay akin lang. Yung personal life ko, gusto ko sa akin na lang yun. Pinangarap mo ba talagang maging artista noon pa? Mm. Kasi sinabi mo nga kanina, you were part of the starstruck kids. Mm. Hindi ka pinilit ang parents mo? Ikaw talaga may gusto? Ang story dyan dati, pinapanood ko yung starstruck. Yes. Tapos biglang pinatalastas yung starstruck kids. Buntis yung mami ko, sabi ko, mami, okay, audition tayo, please. Nung nag-audition ako, ang lamya ko daw, pinagalitan ako ng mami ko pag uwi. So nasa jeep kami sa biyahe, umiiyak ako sa jeep. Oh my God! Kasi and then, after a week, tinawagan kami na, anong tawag doon, second call ba yun? Oo, na-shortlist. Na-shortlist kami. Nawala lahat nung kurot sa akin ng mami ko. Grabe, oo, parang ganyan din ako dati nung bata ako. Noong nahihirapan kami sa taping, ang tagal-tagal, parang overnight, and sleep ako kinukuhanan, grabe yung kurot sa akin ni mama. Ang hinigilig mo kasi mag-artista. Yan, yan. Habang nagbibihis sa loob ng banyo, parang walang makakita. Ang hinigilig mo kasi pinaminaabot natin. Tapos yung kurot yung maliit lang, no? Para, yung masakit. Kahit naiiyak ka, paglabas mo ng banyo, dapat wala na. Yung pinitigilan mo. Ang sakit ng throat mo. Ganon. Saan ang line ng mami kong lamya-lamya mo, hindi ka magiging artista. Oh my God. Pinilit-pilit mo pa ako dito. Eh, buntis siya nun eh. Siyempre hormones. Hormones yun eh. So, correct, correct. Noong 2015, nag-viral ka sa Dub Smash. Yes. Na twerk it like Miley. Mm. So kung makita, hindi ko pa nakikita. Ano ginawa mo doon? Wala, nagpakit lang ako doon. ganun ba? As in, cute-cute na Para siyang TikTok na ganun. Tapos, twerk it like Miley yun. At dahil bala doon, sumikat ka sa Indonesia. Sa tingin mo ba, kapag na-offer ka ng isang Indonesian production, would you do it? Yes. Yes. Pero kung sakali, mag-aaral ka bang magbaha sa Indonesian naman. Kailangan ko mag-adapt sa nila. Mag-adjust sa language nila. Interesado ka mag-aral ng ibang lingwa. Yes, other than English and Filipino. Ako, I love traveling. Traveling solo.
Since when ka nag-travel? Since I was 18. So, nung 18th birthday ko. Saan ka nagpunta? Singapore yun. Ah. Para medyo madali. Madali. So, syempre, first time. Safe muna. And then, anong favorite destination mo na napuntahan mo so far? Well, every country kasi may iba't iba akong experience. Eh. Iba tapos, lagi mag-isa ka lang? Lagi lang ako mag-isa. Minsan, pumupunta, binibisita ko yung mga pamilya ko sa lugar na yun. Pero, like, gagala ako. Ako lang ano mag-isa. Ano yung pinaka-memorable so far? Siguro, Cambodia. Di pa ako nakapunta ng Cambodia, pero sabi ni Mr. M, maganda daw dyan. Maganda sa Cambodia. Talaga. So, ganun kang type of traveler, parang backpacker. Backpacker, natutulog ako sa hostel. Dami ko nami-meet na tao. Parang ang cool mo. Salamat. So, meron akong ginawa doon na hindi ko nagagawa dito sa Pilipinas, na mag-bus ng 8 hours from Phnom Penh to Siem Reap. Ano ginawa mo sa probinsya? Andun yung mga Angkor Wat na mga temples nila. Very adventurous din kasi. Would you ever travel with somebody you love? I love, of course. Ibang experience nila. Si Isabel ba yun? Yes. Plano ko rin mag-travel with her. Sa tingin mo ba, malapit ako yung maging Instagram official? Yes. Yes! Yeah, my God! Hi, Isabel! Open ang Baybea para sa'yo. Spoiler ka ba sa mga taong dinidate mo? Spoiler? Marigalo? Marigalo or madate kasi magkaiba. Okay, marigalo muna. Marigalo ka ba? Yes. Ma-date ka ba? Yes. Parehas lang. Parehas lang. Sorry. What's your idea of a perfect date? Madalas kami ni Isabel sa mga museums. Ang ganda pag sinasabi niya Isabel, no? Parang kilig. Ang cute. Ang sarap maging bagets. Actually, hindi Isabel ang... May iba ang tawag sa kanya eh. Ano? Yung first name niya. Ano? Maria. Ang ganda ng pangalan. Maria. Maria tawag sa kanya. That's the name of the character in my favorite book, 11 Minutes, Maria. Paulo Coelho. Yes. Did you read it? Yung isang series, binili ko. Yung pinsan ko yung binasa niyang 11 Minutes. Anong series? 11 Minutes and then, yung The Alchemist? The Alchemist. That's my favorite. Oo. Tapos, ang favorite ni Isabel naman, pinabasa ko sa kanya, By the River. By the River Pedra. I sat down and wept. Yes. I read all those books. Kailangan natin magkatrabaho. I love it. I know! Kailangan natin magkatrabaho. Paging GMA! Nagtatry kami ng mga iba't ibang bagay like museums, minsan sa likod lang ng sasakyan. Anong ginagawa nyo? Pipiknik. Klaruhin mo. Nagpipiknik. Nagpipiknik. Yeah. Yan. Dapat klaro tayo sa mga ganyang bagay. Magpa-viral ka niyan. Oh my. Hindi, nakabukas kasi yung sasakyan. Okay. Nakabukas ang sasakyan sa likod. Doon sila nagdi-date. Pick parang up. Ganun, parang ganun. Pick up daw. Pick up. Pero wala pick up eh. Kunyari, nood-nood ng sunset, gano'n. Oh, romantic. To be young and in love. Trip din namin yung mga ginagawa niya na ni Kuya Dominic. Kunyari, hiking, kunyari, camping. Camping, nagka-camping din kayo? Siya hindi pa pinapayagan ng parents. Pero ako, mountaineer kasi dad ko, so nagka-camping ako. Masaya mag-camping, no? Sobra. Medyo mahirap lang, pero masaya. Masaya pag malamig. Hassle din kung saan ka pupupo. Oo, yun lang. Pero si Dom nagawa ng paraan yan. Meron mga bago ngayon kung ano mga technology. Mga portable bidet. Yes! Nagawa niya ako ng portable shower ni Dom. Eh. Wow. Ngayon, next time daw, magdadala siya ng portable aircon. Wow. Lahat na portable. Para madala lang ko sa camping. Pero itong tanong ko, nag-good night ka na ba kay Isabel na hindi ka naman talaga natulog at lumabas ka? Ay, hindi lumabas. Na hindi ka natulog? Hindi ako natulog, yes. Ano ginawa mo? Kasi ganoon naman kami, good night na papaantok, tapos magi-games kami. Paano kayo nag-good night? Good night, love you. Well, Discord. Nag-I love you ka na ba kay Isabel? Oo naman. Nag-I love you na ba siya sa'yo? Okay. We're down to our last few questions. Do you believe in cancel culture? Yes, I do. Do you think it's a good thing?
naiintindihan ko sila dahil may mga tao na meron silang natatapakan yung values nila. Mm-hmm. Kaya sila nagre-react. Mm-hmm. Ayoko lang na mema, yung mga mema cancel culture. Okay. Yeah. But pero minsan maganda rin na because of cancel culture, may nako-call out. Exactly. Na hindi talaga tamang ginagawa. Kasi kaya parang, lang minsan naaabuso yung cancel culture. Yun din. Are you mindful on how you take care of your mental health? Yes. How do you take care of your mental health? By taking it easy. Mm. Actually, ito, by being grateful. Ang ganda nung sagot mo. Oh. Okay, please expound. Parang feeling ko yung mga tao ngayon, magkaroon lang ng konting, na, kumbaga na poke lang ng konti, grabe na mag-react. Pero feeling ko, ang mapapayo ko sa kanila, look at the brighter side. Diba? Sobrang blessed natin. Alam mo, nakatrabaho ko si Tita Susan Roses once in my life. Sabi niya sa akin dati, kapag may problema daw ako, sa isang papel, isulat ko lahat ng mga problema ko, yung galit ko, isa-isa. Sa isang papel, isulat ko lahat ng mga blessings ko, the things that I'm grateful for. Bago pa daw ako matapos magsulat, wala na yung galit ko. Oo nga. Tsaka totoo siya. Parang gusto ko i-try na. Okay siya. Sobrang maganda siyang trick. Okay, next question. Ganda lang. Try ko yan. Do you believe in situationships? Walang label, in short. Parang kayo, pero hindi naman talaga kayo. Yes. You believe yes, that works? Yes. Have you ever been in a situationship? Yes. If someone cheated on you, would you give a second chance? Yes. May nag-cheat na ba sa'yo? I'm not sure. Hindi ko sure. Kaya ako siya bibigyan ng second chance kasi naniniwala ako na lahat naman tayo nagkakamali and lahat tayo natututo. Pero ikaw ba seloso ka? Yes. Talaga? Si Isabel, tingin mo magiging silosa pag naging kayo? Hindi. Kasi hindi ko siya bibigyan ng rason para magselos. Oh! Gusto ko yan! Wait, ano nga yun? Hindi mo siya bibigyan ng rason para magselos? Abangan natin ang mga susunod na kabalita. Ganyan sila mag-react talaga. Ganyan sila talaga mag-react. Ganyan sila. Do you consider yourself a good model to the youth na mga sumusuporta sa'yo? Yes, I'm trying. Naging factor ba yun in choosing, for you to choose roles? Roles, hindi masyado. Pero yung mga ginagawa ko on a daily basis, yun yung mas nagiging binabantayan ko para sa mga, sa youth. Dahil ang dami na napanood sa'yo, may social media, lalo-lalo na TikTok. Kung magpo-promote ka ng mali, ang dami mong mahihikaya doon sa maling daan na yan. So, that's true. Careful. Okay, final question. Is there any point in this interview na nagsinungaling ka pero hindi lumabas kay Kuya Bunso? Parang wala. Parang wala makakalabas kay Kuya Bunso. Yay! That's it! Tagalin na natin to. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Sobra ako nag-enjoy kay Bunso. Pero sabi niya, alam niyo, parang sobra. Hindi ako, nag-enjoy ako na makabonding ka. First time ko. Oh, ako din. I really want to work with you soon. And good luck sa lahat ng mga projects mo. Thank I'm rooting you. For you. Thank Timothy you. Chalamet of the Philippines. Wow, thank you. Hindi, but I really hope to work with you soon. Ako rin, Ate Bea. Okay, Beijing, Miss Annette. Hi, Miss Annette. How was your experience? Were you able to like discover things about yourself that you never knew existed in you? Feeling ko, natutuwa ako na nagiging honest pa rin ako sa sarili ko. Kasi may mga times na niloloko na natin yung sarili natin. Gusto ko yun. Anyway, with that, let's end this episode. Thank you so much. Thank you, thank you so much for being thank here. You. Sana hindi itong huli. Tsaka baka may gusto kang i-promote. Yes, of course. Ang Voltes 5 Legacy. Gabi-gabi pa rin po yan after ng 24 oras. Nalga, ka, Ate Bea. Oo naman. Thank you so much. Again, thank alam you, po you're thank very busy you. But thanks you're for here. Me. So there you have it, guys. I hope you enjoyed watching this video. Again, I would like to thank Enderun Coworking Estancia for having us here and for allowing us to shoot here. Grabe, ang ganda nitong place na to, guys. Please check it out. You can do a lot of different activities here if you are into content creating or if you have meetings or even for shoots like this, they have a studio. So please check it out. And don't forget to like and subscribe. And don't forget, life is beautiful.